Yun, so what's up mga kamayo? Magandang araw na naman sa atin lahat. Meron naman akong papakita sa inyong MTB na yung price niya dating almost 21,000, 19, 2018, ha? Nung nakaraang pandemic. Ito nga pala is almost ang laki talaga ng binaba ng presyo nito. Ito nga yung tinatawag na MTB na panalo sa price ngayon, medyo tinipid sa crankset. Yun yung pag-uusapan natin. Sana man lang naglabas sila ng dalawang option nito. Kasi nga, dapat, ito nga pala is naka-square taper, dapat naglabas din sila ng hollow tech. Para sa pricing, pwede ka naman magdagdag. Para may yung customer, may dalawang pagpilian, di ba? Baga sa ano, choices ba? Pag-usapan natin ngayon si Kurt Exodus size 29. May iba't ibang color variant, may iba't ibang sizes kayo pwedeng pagpilian. Medium size spray yung nasa unahan natin. Tapos inner cabling, tapered. Tapos yung iba, ang hinahanap, yung labas yung weld. Ito naman is smooth. Ako tulad ko, ang hinahanap ko yung labas, yung weld. Kasi nga, gusto ko makita yung kapal tulad nito. Smooth siya rito, smooth siya rito. Tapos, eto, dito sa bibi niya, makapal na yung pagkaka-weld nakita natin, di ba? Sabi nga nila, kanya-kanya ng taste yan. Pero mas gusto ko kasi, yung labas ng weld kahit dito, di ba? Tapos, eto nga pala, is size 29, sa clearance ng tile, is all goods. Pwede pa kayong maglaki dyan. Alloy na po yung ano nito, rim nito, stainless spokes. Maganda na rin yung tunog ng hubs yan, no? Tunog ng jeep yung naririg natin. Okay din naman, para sa 15,500 na MTB, para sa akin is all goods na to. Naka-Diore na po siya, clutch type, ha? Na RT. Tapos 12 speed po yan. Tapos dito, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Diba, hindi sa sinisiraan natin to mga sera. Ito nga lang is dapat nagbigay sila ng dalawang option dito. Wala pa kasi kung nakitang Colt na naka-Hollow Tech Exodus 29. Pero baka yung ibang shop meron, dapat naglabas sila ng dalawang variant or dalawang pwedeng pagpilian. Isang naka-square tapered, tapos isang naka-Hollow Tech. Diba? Sabi nga nila, may kanya-kanya tayong taste. Pero yung iba kasi ngayon, mas gusto naka-Hollow Tech na po yan. Diba? Tapos ito pa sa unahan, naka-Colt, ano po yan, baka lang po siya, hindi po siya alloy. Pero sa pricing kasi na 15,500 pesos, huwag po tayong mag-expect na lahat ng components nun is magaganda. Sabi nga nila, mayroon kasing MTB, gravel bike man yan, road bike man yan, o kanong bisikleta. Nagbe-base kasi yung price, depende sa specs, depende sa mga parts na nakalagay sa isang MTB. Diba? Tapos ito, handlebar, maganda na rin, alloy na rin po siya. Hinahanap ng nakaramihan na hydraulic brake set. Okay din naman para sa pricing na binigay. X-part, Diore na rin yung shifter. Ayan, 12 speed nga po pala yan. Tapos sa stem, ayan, alloy na rin po siya. Sa handle grip, pakita natin. All goods naman, kahit hindi na kayo magpalit, maganda na rin po siya. Alam nyo ba, yung last vlog ko nito, nagpa-pricing talaga ng almost 22,000 pesos to. Pero ngayon, ano na siya, 15,500 pesos. Ito pang maganda rito, pwede kayo via home credit and credit card. Sa ano nga pala nito, sa home credit, 2 valid ID lang, tapos sa credit card, syempre, kailangan may credit card kayo para ano. Alam ko, tinatanggap rito any major o kung ano-anong credit card, tinatanggap dito, di ba? Sa address nga pala nila, ilalagay ko na lang para sa mga gusto mag-order nito. Comment down below naman kayo kung mali yung mga sinabi natin. Kasi ako nagtatanong lang din sa mas nakakaalam. Para sa akin, yung budget, Colt Exodus na to, panalo na sa binigay na presyo. 15,500, negotiable pa. San ka pa? Peace out mga boss and God bless all. Thank you.